Hey guys, sa mga naghahanap dyan ng bagong smartphone, iwasan nyo ang lima na to kung ayaw nyo magsisi sa huli. Starting dito guys sa Infinix Hot 12i, literal na downgrade siya. Infinix Hot 10i, sa CPU nya, dahil naka Helio P60 ang Hot 10i at napakaganda niya sa performance sa games. At naging Helio A22 na lang siya, super baba nito guys para sa 5.5 na SRP nya. At dito advisable pang games. Sumunod guys si Redmi 10A, 6,000 ang SRP nya. Sa may 3GB, 64GB na version niya, 90% ito pa rin ang specs ni Redmi 9C. Parehas na 6,000 ang SRP nila sa 3GB, 64GB. At parehas sila na Helio G25. Anong scam to Redmi? Wag na wag niyong bibilin to, lalo kung galing kayo sa may Redmi 9C. Dahil halos literal na same phone lang sila. Magugulat ka para hindi ka nagpalit, dahil pangalan lang yun na iba sa kanila. Pangatlo, itong si Poco C40. Ang mahal nito para sa may 7.5 na SRP niya, sa may 4GB, 64GB, at 6.5 naman para sa may 3GB, 32GB. Nakakadala bumili ng entry level na Poco ngayon kaya sa may deadbolt issue ni Poco M3 last year. Maganda ang camera at CPU ni Poco M3 ngayon. Si Poco C40 is super baba ng camera at nakabagong CPU na hindi super advisable sa games guys. Kung matino pa ang M3 mo, hanap ka na lang ng iba dahil baka magka-deadbolt issue din to. Sayang lang ang pera nyo dito. Pang-apat si Oppo A57. Well yes guys, kung gusto mo ng magandang smartphone, yes guys, I mean magandang smartphone, dahil sa itsura lang siya maganda at 8990 ang SRP niya sa may 4GB, 64GB. Mababa guys compare kay Oppo A54 na isa sa sinundan niya dahil naka 60GB at 128GB na internal storage yun. Bumaba siya imbis na tumaas pa. At parehas ng Oppo A54 ay naka G35 lang siya na CPU. Parehas lang sila nitong Oppo A57 na mas bago sa kanya. At panghuli guys, si Poco X4 Pro. Sayang to guys dahil super ganda ni Poco X4 Pro dahil naka high-end CPU siya na Snapdragon 860 compare kay X4 Pro na naging Snapdragon 695 5G na lang. Mababang CPU to guys, naka 5G lang siya. Kumbaga halos mid-range CPU lang to na niligay ng 5G. Sayang guys, kilala pa naman si Poco sa pagiging pinakamurang gaming phone. Mukhang hindi na, dahil nga para sa akin is downgrade siya. And guys, dati to is personal opinion ko lang. Kayo pa rin ang masusunod. Until next video po, thank you for watching.